Saan nakalipas na 65 years at pila malamya ang takbo ng karera ng mga Bulldogs. Pero ngayong lumitaw na ang powerhouse NU players, e mukhang ito na ang simula ng panibagong era sa UAAP. Matapos ang consecutive seasons na Ateneo Lasal lang ang nagkakampiyon. Dark days are finally over para sa NU. Mas malakas pa pala ang Bulldogs sa Season 85. Sino itong panibagong super rookie? NU, pwede na kayang maging national team? Pero bago yan mga ka-Vheadz, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. As expected, pre-season pa lang, NU is your new UAAP Volleyball Queens. Tapos, undefeated pa. Hindi nga tayo nagkamali dahil nahigitan pa ng NU ang expectations sa bigat ng kanilang lineup ngayong Season 84. Pero mas katakot-takot pa ang next UAAP years ng NU. Pero bago yan, balikan muna natin ang Season 84 stint ng Queen Bulldogs. Overhype daw ang NU, sabi ng mga bashers bago magsimula ang Season 84. Pero sagot ng NU, wag kami. Unang game pa nga lang ng season ay nagpakita na ng dominance itong Bulldogs at winalis ang Dark Horse at isa pang strong team ng Adamson. Nasundan pa yan matapos nilang daigin ang Season 81 defending champions ng Ateneo. At sa ikatlong sunod na big games, nanatili silang undefeated laban sa winningest team in the recent years na DLSU. Pinataob din nila ang kanilang high school rivals na UST para kompletuhin ang round 1 sweep 7-0. 10-game winning streak naman ang nagawa nila sa simula ng second round laban sa formidable Lasal team in straight sets. Nasundan pa yan ng kanilang complete mastery over Ateneo para sa 9-0 record kung saan nasecure na nila ang isang semifinals ticket. Pinutulan din nila ng pakpak ang palabang Adamson sa second round at tinapos ang eliminations in straight sets laban sa UST. Nagintay ng mahigit isang linggo ang NU dahil dumiretso na sila sa finals. At matapos ang rambulan ng Adamson, UST, Ateneo at Lasal, natirang matibay ang Lady Spikers para kaharapin ang NU. For the record, hindi nga nila binigyan ng isang set ang Lasal sa prelims at itinuloy nila yan sa game 1 ng finals kung saan pinulbos pa nila ang DLSU sa second set 25-12. At sa game 2, success ang kanilang complete mastery over DLSU at muling na straight sets ang Lasal para makuha ang kauna-unahang kampiyonato after 65 years. Ito nga ang ikatlong titulo ng NU mula pa Season 19, kaya historic talaga ang kanilang championship. Pero tulad nga ng nabanggit natin, hindi lang sila dominado as a team dahil nangibabaw din ang kanilang mga players na karamihan rookies pa lamang. Number 1 dyan si Bella Belen na gumawa ng history bilang Rookie of the Year at MVP plus Best Outside Spiker. Kapwa niya MVP sa finals naman ang kapitana na si Cez Robles. Second Best MB si Shayna Turing. Best Opposite si Eliza Solomon. Best Setter si Camila Lamina at Best Libero si Jen Nierva. Dahil sa dominance ng NU, marami ang nagsabi na sila na lang dapat ang ating national team. At bakit nga naman hindi? Dahil malaking pundasyon na yung kanilang chemistry at experience na lang ang kulang. Palitan na lang iiba sa lineup nila with the likes of Nisperos, Laure, Malaluan, Gagate, Hazareno at iba pang young stars maging ang ilan nating professional players. Anyway, kung powerhouse na nga ang tingin natin sa kanila this season, mas pasabog pa ang dala nila ngayong Season 85 dahil papasok pa ang mga panibagong blue chips sa pangunguna ni Evangeline Alinsug. Isa nga siya sa standouts noong ASEAN Games at mas palalakasin pa niya ang power wing spikers ng NU sa Season 85. Kaya naman hindi malabo ang panibagong sweep ng Lady Bulldogs at maituloy nila ang kanilang 18-game winning streak.
Pero syempre, hindi naman yan magiging madali dahil mas lalakas din ang ibang teams na papasukan ng iba pang mga super rookies. Pero tignan natin kung paano dedepensahan ng NU ang kanilang titulo at poprotektahan ang kanilang winning streak. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.